Nung mamatay ang papa ko, napilitan si mama magtrabaho bilang katulong sa ibang bansa para makapag-aral ako. Si papa kasi yung inaasahan namin dahil siya lang ang may trabaho. Si mama ay housewife lang. Iniwan ako ni mama when I was 13 years old. Iniwan niya ako kay Lola Patty. Pero namatay din ito nung mag-16 ako. Kaya pinalis ako ng kapatid ni mama sa poder ng lola ko. Kasi pinamana daw ito sa kanila. Kaya pinahanap ako ni mama ng bahay na marerentahan. Pero nung mag-college ako, lumipat ako sa isang boarding house na malapit sa paaralan. Sa isang room, dalawa kami. Kasama ko sa room si Annie. Tahimik siyang babae at mahinhin. Kasama ko siya sa room pero hindi kami ganun ka-close. Madalas siyang umuuwing luhaan at malungkot. At nalaman kong she was a victim of bullying. Sinusubukan ko siyang mag-open up pero ayaw niya. She was so depressed that time na halos mamaga yung mata niya sa kakaiyak. Isang gabi habang nagme-memorize ako, biglang pumasok si Annie. Umiiyak at magulo yung buhok. Tumayo ako at nilapitan ko siya, pero hindi siya nagsasalita. Humagulgol na siya ng iyak. Niyakap ko siya pero tinulak niya ako ng malakas. Dahilan para tumigil ako at hayaan siya. Malalim na ang gabi at natulog na ako. Naalimpungatan na lang ako nang may tumulong kung ano sa noo ko. Madilim ang buong kwarto kasi nagpapatay kami ng ilaw paggabi. Hindi naman umuulan, kaya nagtaka na ako. Sa ikalawang patak noon sa noo ko, bumangon na ako. Hinanap ko ang switch ng ilaw. Napagtanto kong dugo pala yun. Halo sumikit na ang dibdib ko. And then, nung lumingon ako sa likuran ko, nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakabigti doon si Annie. Labas yung dila niya. Nakadilat pa ang mga mata niya at patuloy na pumapatak yung dugo sa ilong niya papunta sa kama ko. Nanginginig na ako at umiiyak sa takot. Humingi na din ako ng tulong sa mga tao. Alam kong depressed siya kaya niya yun nagawa. 3 weeks after that incident, wala nang nagbo-board kasama ko kasi kalat na namin nagbigti doon. Nung 3 weeks na yon, wala akong nararamdamang kakaiba. Pero lumipas ang isang buwan, unti-unti nang may nagpaparamdam sa akin. Tandang-tanda ko pa, it was 2:55 AM. Abala ko sa pagbabasa ng kwento sa libro na hiniram ko sa kaklase ko. Nang biglang bumukas yung pinto nang wala namang tao. Bumilis ang tibok ng puso ko. At kumaripas ako ng takbo upang isarado ang pinto. Pinatay ko na din yung ilaw at nagtalukbong ng kumot. Naramdaman ko na lang na parang may humihila sa kumot ko. Nung mawala na ang kumot ko, kinuha ko yung cellphone ko at matapang na inilawan ang buong paligid. Pero wala akong nakita kaya kinuha ko ang kumot ko sa sahig at nagtalukbong ulit. Kahit natakot na ako, sinubukan kong huwag ipahalata para hindi ako mas lalong takutin. Gabi-gabi na lang may nagpaparamdam sa boarding house, pero naglakas toob pa rin akong tumira doon. Ayoko kasi na mas mahirapan pa si mama kasi palipat-lipat lang ako. Gabi na noon mga 7 PM, habang nagbibihis ako, may tumulong kung ano sa noo ko. Unang tingin ko talagang dugo, kaya sobra yung takot ko. Pero nung tingnan ko ulit, naging patak ng tubig na lang iyon. After that, natulog na ako. Pero mga 2 AM, nagising ulit ako. May naririnig akong kumakanta na may halong iyak. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Kinuha ko ang cellphone ko at inilawan ang buong paligid. Nabitawan ko na lang yung cellphone ko nang makita kong si Annie. Nakatalikod sa akin, naduguan ang suot.
Sumigaw na ako at humingi ng tulong. Matapos mangyari yun, lumipat na ako ng boarding house. Hindi ko na kasi kaya pang tiisin yung pananakot sa akin ni Annie. At sana ngayon, yung kaluluwa niya, matahimik na.